Ga, bumahinga ko. Yun na yun. Aching! Hold up to! Hold up nga to! Ang hold upper na love at first hold up. Dalawang bote nga po ng... Gaw, pwede ba tama na? Nag-move on na ako. Ganyan ba dapat ang trato sa bago niyong board mate? Iiwasan ko na lang siya. Hindi niya pwede malaman yung mga ginawa natin. Regal Studio presents Sunday 4:35 PM on GMA. Ga, bumahinga ko. Yun na yun. Aching! Hold up to! Hold up nga to! Ang hold upper na love at first hold up. Dalawang bote nga po ng... Gaw, pwede ba tama na? Nag-move on na ako! Ganyan ba dapat ang trato sa bago niyong board mate? Iiwasan ko na lang siya. Hindi niya pwede malaman yung mga ginawa natin. Regal Studio presents Sunday 4:35 PM on GMA. Ga, bumahinga ko. Yun na yun. Aching! Hold up to! Hold up nga to! Ang hold upper na love at first hold up. Dalawang bote nga po ng... Gaw, pwede ba tama na? Nag-move on na ako! Ganyan ba dapat ang trato sa bago niyong board mate? Iiwasan ko na lang siya. Hindi niya pwede malaman yung mga ginawa natin. Regal Studio presents Sunday 4:35 PM on GMA. Ga, bumahinga ko. Yun na yun. Aching! Hold up to! Hold up nga to! Ang hold upper na love at first hold up. Dalawang bote nga po ng... Gaw, pwede ba tama na? Nag-move on na ako! Ganyan ba dapat ang trato sa bago niyong board mate? Iiwasan ko na lang siya. Hindi niya pwede malaman yung mga ginawa natin. Regal Studio presents Sunday 4:35 PM on GMA. Ga, bumahinga ko. Yun na yun. Aching! Hold up to! Hold up nga to! Ang hold upper na love at first hold up. Dalawang bote nga po ng... Gaw, pwede ba tama na? Nag-move on na ako! Ganyan ba dapat ang trato sa bago niyong board mate? Iiwasan ko na lang siya. Hindi niya pwede malaman yung mga ginawa natin. Regal Studio presents Sunday 4:35 PM on GMA. Ga, bumahinga ko. Yun na yun. Aching! Hold up to! Hold up nga to! Ang hold upper na love at first hold up. Dalawang bote nga po ng... Gaw, pwede ba tama na? Nag-move on na ako! Ganyan ba dapat ang trato sa bago niyong board mate? Iiwasan ko na lang siya. Hindi niya pwede malaman yung mga ginawa natin. Regal Studio presents Sunday 4:35 PM on GMA. Ga, bumahinga. Dalawang bote nga po ng... Ayan. Hello? Hi! Hello. Hi! Hi. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yun, hello. Cam mo. Nag? Nag-black. Ah, talaga yung cam ko? Yeah, yeah, yeah. Wait ka. Wait, wait. Ayan. Ay. Parang... Wala parang pa rin eh. Ganun talaga pag ano, pag medyo... Ah, ganun? Ano? Try mo mag-out. Hindi nga. Tapos pa ulit. Teka. Yeah. Sige. Oh. Ayan, pero bago't lahat, welcome sa ating Meet Alive. Ayan, maraming salamat for being with us today, Kate and Yasser. Abang hinihintay natin si Yasser. Kate, bandi mo na natin ang mga Regal Babies na nakatutok today. Yes, hi! Good afternoon, Regal Babies. Good to see you again. Chikahan tayo. Mm-mm, diba? Siyempre kakaiba tong ano. Feeling ko kaya naka-block yung screen ni ano ni Yasser kasi. Diba naka-bonnet siya. Hold up for reveal. Oh, hold up for reveal. Oo, true. Ayan, siyempre pag hold up ka naman, secret identity. Pero tingnan ayan, natin. Ayan. Salamat Yasser for being with us today. Pero bago ang lahat, Yasser, batiin muna natin ang mga ayan, Regal Babies. Pasensya na. Ito. Ayan, hello! Good afternoon po sa mga Regal Babies na nanonood ngayong hapon. And thank you for spending your time with us. Oo nga, di ba? Kaya nang sinabi namin ni Kate kanina, kasi isa kang hold-upper dito sa episode na to, kaya medyo nag-block muna.
pa-suspense. Oh. Tignan natin. Kasi may mga, nandiyan yung mga police eh. Nandiyan, nanonood sila. Kaya... Ayan. Please. Pero bago ang lahat, kamusta working again with the Regal team, Yasser, Kate? Kumuna, Yasser? Ako, sa Regal, sobrang parang naging pangalawang pamilya na rin talaga. Nakailang episodes na ako sa kanila. Mm-hmm. Siguro mga pang-apat ko na ata to, pang-lima. So, alam mo yun, parang magkakaibigan na talaga kami, yung mga directors. Nakabuo na rin kami ng band, ng relationship. And yung buong crew, yung team, yung production. Lahat sila, alam mo yun, na sobrang komportable na kami sa bawat isa. Kaya sobrang saya and thankful ako sa Regal na lagi nila ako naalala, hindi nila ako nakakalimutan. Kaya thank you po Regal Studio. Yan, maraming salamat, Yasser. How about you, Kate? Kamusta working again with Regal? Ako naman, I think this is my fourth time. Mm-hmm. Yeah, fourth time ko na dito. So far naman sa apat na episodes ko na yon. Sobrang gaang lang kasi sa ano sa set ng Regal and yung mga sapin crew, ganyan, from the yung directors and team. Very collaborative tsaka ang gagaan lang nila katrabaho. Kaya talagang every time na mayroong inquiry sa Regal, okay, go ako. Kung hindi naman ako busy, I mean, gusto ko kasi masaya sa set. Ayan. Pero bago ang lahat, since this is different yung atake ngayon eh, medyo nakaka-intriga, yeah. Di ba? Love at first, hold up. Can you tell us about your character here? Kung una, Yasser, then Kate. Ayun, una rin, syempre, itong concept na to is written by Derek Arden. Napaka bago siya dito sa sa nangyayari ngayon sa industriya natin kasi hold upper na in love sa hinold up niya, 'di ba? So, ang ganda, napakagaling ni Derek Arden. At ako dito naman yung character ko, I play the role of Lawrence. Si Lawrence dito ay nakapagtapos siya ng seaman, ngunit hindi pa siya nakahanap ng trabaho. Pero si Lawrence kasi ano rin sila, nasa lower class sila, hindi siya naghihirap siya, and at the same time may sakit yung magulang niya. So, yun, may mga ginawa siyang may mga bagay siyang nagawa na mali para sa kanyang magulang. At yun, sa pagkakamaling yun, doon nabuo yung love at first sight, and hanggang sa dulo panoorin niyo dahil may kakapulutan din po ng aral dito. Mm-hmm. Ikaw naman, Kate, sino ka naman dito ako on your fifth? I'll be playing the role of Marian po. Isa siyang sales lady and nagtatrabaho din siya para sa pamilya niya, same with Lawrence. Pero dahil nga sa incident na nangyari, sa hold up ang nangyari sa jeep na sinasakyan niya papuntang trabaho, doon nagkaroon ng twist yung buhay ni Marian at na-apektuhan ng kanyang work. So ngayon na makakasama niya na si Lawrence, doon natin malalaman kung paano ba tatakbo ang buhay nilang dalawa ngayon na magkasama na sila sa isang bahay. And paano malalaman ba ni Marian na ni si Lawrence yung dahilan ng hold-upan sa Jane? So, ayan. Yun. So, dyan natin makakita kung ano nga ba yung nangyari, bakit pinagkataguan, at ano yung big change na plot twist. Pero yun nga ang tanong, since nasabi na rin ni Yasser na yung characters nyo may struggles, good people sila ha. Disclaimer po, baka maano kami na, hala, hold up, inano nyo, giniglorify nyo. No. So may mga struggles din tong mga character na piniplay na nila Yasser tsaka nila Kate. So can you tell us, sa tingin nyo, how does your character resonate to you? Like, what's the common denominator between your character and you? Yasser, Kate? Ayan, sa akin naman si Lawrence kasi nakaka-relate din talaga ako dahil sa pagmamahal niya sa kanyang magulang. Yeah. Yung pagmamahal niya sa nanay niya, which is kasi yung nanay niya, kailangan may sakit, so kailangan niyang, 'di ba? At wala na siyang ibang choice. Wala na siyang ibang magawa sa buhay niya, kaya may mga ganung happiness na which is alam naman nating mali at hindi naman din natin yun nga ginaglorify, pero sa buhay naman talaga natin na tao lang tayo at hindi tayo perfecto. Pero ayun din, nakarelate ako kay Lawrence kasi ako gagawin ko rin talaga lahat sa pamilya ko. Yeah, oo. Feeling ko lahat naman tayo when it comes to family, we'll do everything. Ikaw naman, Kate, anong
kay Marian. Si Marian kasi, syempre, family-oriented. Gagawin din niya ang lahat para sa pamilya niya. At hardworking din siya. So, yun yung nakaka-relate ako. Pero yung struggle naman ko, depende naman. Wag naman wala sana, na, no? Wag naman sana. Wag naman. Naman. Opo. Diba? Wag naman sana. Wag naman sana. Pero ayun na nga, since this is your, hindi lang to yung first RSP nyo, you've done many RSP in the past. How's it working with Direk Arden? Since siya din yung nagsulat nito, ano yung mga kakaibang motivations na ginawa nila upon filming this RSP episode? Ikaw, Yasser. Ako, si Direk Arden, sobrang gaan katrabaho. Sobra. As in, napakabait. Kahit madaling araw na kami, hindi siya nagbabago, hindi siya walang stress, walang pressure. Diba, sobrang sarap magtrabaho kung ganun yung director eh. At ako, nagpapasalamat ako kay Direk Arden. Kasi siya, coming from film talaga yung mga ginagawa niya at alam ko parang ito daw yung first time niya nagmuwa ng rom-com na sa mainstream. At sobrang natuwa ako kasi yung mga atake na nabibigay namin ni Kate, lalong parang coming from mainstream at galing sa mga teleserye, alam niyo yun na dapat kailangan mabigat, kailangan laging breakdown, kailangan laging mataas, kailangan. Pero may mga scenes din si Direk na hindi naman kailangan ganun eh. Kailangan maging natural lang tayo sa mga nangyayari sa araw-araw na buhay natin. And doon ko rin na-realize nung sinabi ni Direk yun na, oh nga no, hindi naman natin kailangan laging ibigay ng todo lahat, umiyak lagi alam yun. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kay Direk Arden. Napakagaling niya at ang dami ko rin natutunan sa kanya. Ayan. How about you, Kate? Paano kami ng motivate? Thank you, Direk Arden, kung nanonood ka man. Hi, Direk. Thank you for guiding us. Ako, I totally 100% agree with Yasser. Kasi sa set, actually, nung script reading pa lang po namin, usually kasi ang ginagawa namin, i-read namin yung buong script, ganyan, with emotions na and everything. Kasi I think it really depends on the director kung gusto niya with emotions na. Pero nagulat ako kay Direk Arden nung script reading namin. Sige, ito lang yung ano natin, gawin natin. Parang gusto lang niya makita kung or kami, kasi first time pa lang po niya kami mga katrabaho. Trabaho, and namin din siya. So, gusto lang niya makita yung hindi lahat ng script. Parang gusto lang niya kami marinig paano kami magbutuan ng line, ganyan. And it's very collaborative and open sa mga ano po, suggestions. Mm-hmm. And ayun, as in sabi ko, wow, okay, no pressure. And nakatulong po sa akin yun kasi pag medyo terror yung director na napapressure din ako. Pero hindi naman ako maging mas malaya sa ginagawa ko. And si kay Direk, sobrang gaang lang talaga. As in, parang, if nafe-feel mo na ganon, sure, sige, tingnan natin. Yung tatawid naman, and okay naman sa kanya. Tsaka, I feel like yung story at yung premise ng episode is about yung nga, yung hold-upan. So, hindi mo siya mai-stage unless na mangyari sa'yo or na-feel mo na. So kung ano na feel yung shock, siguro ganun din on like how will you react. Ganun din yung gusto niyang makuhang emotion. Kaya siguro ganun yung attack niya talaga sa episode na yun. Pero yun na nga, speaking about hold up at first sight, sa tingin nyo, a love at first hold up, sa tingin nyo, is it possible for a person to fall in love with someone at its first sight? Ikaw, Yasser. Siguro yung love at first sight, totoong nangyayari yun. Pero yung ma-love at first sight kasi isang hold-upper, parang sa real life, parang, ewan ko eh, siguro mauna yung takot bago makita na, uy, parang ang ganda nga niya, o ang gwapo niya, di ba? Parang, siguro, hindi natin masabi eh, kung mangyayari. Pero yung love at first sight, naniniwala ako doon at naramdaman ko naman po talaga yun. About you, Kate? Sa tingin mo? Oh, yes. Oh, i-set aside natin yung hold-upan. Hold-upan, no? Kasi parang hindi na po ako may... Matatapot po talaga ako. Parang, hard pass. Wag na lang po. Pero kung in real life, parang, yeah, I think. Oh, kasi kaya nga nagkakaroon na minsan, di ba, crush? So, I think eventually, mapunta din doon sa ganun eh. So, yeah, I believe in love at first sight. Oo. Tsaka parang iba din yung vibe eh. Pag nakita mo, feeling mo yung the one. So, feeling mo, ano, parang, uy, parang,
May submit. Hindi ko sure. Di ba nararamdaman yun? Oo. Yun. So, tignan natin, di ba? Malay natin, di ba? So, sa lahat ng mga viewers na nagpapa-shoutout, yan. So, mamaya po, isa-shoutout namin ang inyong mga requests. Pero bago ang lahat, may ipapakita muna tayong mga behind the scenes na footages. Tapos, ikikwento nyo, without spoiling the the story, ano yung nangyayari doon sa episode, sa scene na yun. Parang konting patis or sneak peek sa ating mga Regal Babies na nakatutok ngayon. Okay. First behind the scene ay... Ayan. Ano yung gito? Dinedemonstrate ko pa eh. Sige, go. Ano yung anong ginaganon mo doon? Ang sabihin ko ba? Ano nga ba yun? Ano ba ginaganon? Go lang. Ano siya, damit. Damit. Kasi nasa ano kami, nasa dirty kitchen. Nasa may sampayan area, ganun. Mm-hmm. Eh, itong si Lawrence naglalaba. So, yun. Tinuturuan ko siya paano magsampay. Ayan. So, abangan nyo lalak kung anong klaseng damit yung ginagano. Sige na nga. Pero may twist yung damit. Oo. Damit reveal on Sunday, 4:35 p.m. Tignan natin. Abangan nyo yan. Tumuto. Okay. Alright, next scene ay... Ayo. Yan, ganda yan. Uy! Ayan. Bakit may pa-shirtless effect? Ayan. Ba't may pahubad? Oo. But... ito eksena ang to. Ito yung kasi nung nakita ko si Marian nung sa jeep, nung hinold up ko siya sa jeep, every time hindi na siya mawala sa isip ko eh. Parang lagi ako namamalik mata sa kanya, laging kung ano yung makita ko, laging si Marian. Pero ito dito akala ko, ano na siya eh, nagpakita ulit sa akin si Marian. Ayun, hindi ko alam kung totoo ba siya o namamalik mata lang ako o totoo na ba ito na nandito siya. Kaya yun yung abangan nila. Pero in real life ba, nagkaroon ka ba ng situation na gano'n na parang hindi mawala sa isip mo at nakikita mo everywhere yung person na ina-admire mo? Oo naman. Minsan, yun nga, pag lumalabas ako, pag nasa mall, gano'n, nakala ko siya pero hindi pala. May mga ganong instances din. Ikaw, Kate, may mga ganong ka bang instances na yun nga? Na. Yes po. Kasi malawak yung ano ko dyan eh. Parang very ano ko. Lagi ako nagda-daydream. So parang kapag hindi pala siya yun. Parang mali. Ibang tao pala. So tignan natin kung ano yung reaction ni Marian tsaka ni Lawrence once they see each other again. Ayan. So next behind the scene ay... Ayan. Medyo maikli pero kita-kita natin na sa labas at outdoor at maraming mga tao talaga. So, can you tell us, ano ang kwento behind that? How is it like shooting in that situation? Kung saan maraming tao? Challenging po. Kasi ang daming sasakyan. Tapos, ano pa, yung weather that time, medyo hindi maganda kasi umuulan-ulan, ganyan. Tapos, ang yumi. So, ang daming tao. So, syempre, di ba, pag may shot, bawal po, tabi po muna, yung mga ganun. So, medyo ilang take, ganyan. Pag may pero mga... Pero at least, di ba, na-capture niyo yung essence ng hustle and bustle and the jeepney, and then you place the vibe. So, kuhang-kuha. Kahit yung mga emotions niyo, hindi, di ba, on the spot siya. So, yung mga emotions na, guys, sinabi niyo sa script reading na how will Marian and Lawrence react in that situation. So ayun na nga guys, imbitahan na natin ng mga Regal Babies at mga kapuso na manood ng RSP Hold Up To I Love You. Ikaw muna, Yasser. Okay. Yes, sa mga kapuso and of course sa mga Regal Babies po dyan na nanonood ngayon, abangan niyo po ang Regal Studio Presents this Sunday na po yan. Hold Up To, I Love You, 4:35 p.m. Kaya sabay-sabay po nating panoorin yan. Ayan. How about you, Kate? Ayan.
Please po, don't forget, at samahan niyo po kaming manood ng Regal Studio Presents episode na Hold Up To I Love You. Kasama rin po namin dyan si Jemuel Villanilla. So, yes, matutuwa rin po talaga kayo. And this is also written and directed by Drake Arden Condes. Kaya, ayan po. Alam ko, ma-enjoy niyo po ito at may makukuha din kayong aral dito. So, sabihin niyo po kami mag-tweet this Sunday. Ayan. Pero bago at lahat, mag-shoutout muna tayo sa mga mga kapuso at saka mga Regal Baby. Take turns tayo. Yasser Kate, Yasser Kate. Okay. Shoutout daw kay... Ayan, si Norhamin Labangin. Hello sa'yo, Norhamin. Magandang hapon. Ito naman, Kate. Ayan, kay Sofia Sanchez. Hi! Hi, bebe! Ayan, kay... Ay, wait lang, kay... Ikaw naman, Yasser. Ayan, si Vanene. Vanene Dokot Bulacan San Fuego Yaso. Wow. Grabe, ang hapa ng pangalan. Oh. Vanene Dokot Bulacan San Fuego Yaso. Wow. Hello sa'yo, Vanene. Ikaw naman, kay... Kay Kate. Yan. Ezekiel Takuboy. Hello! Thank you for Ayan. Watching and please don't forget this Sunday. Ayan. Tapos, kay, ito naman. Yes, sir. Ayan, si Miss Kujamko Villarosa Baby Jack. Hello po sa'yo, Miss Kujamko. Magandang hapon po. Thank you for panunod ngayon sa ating live. Okay. Kiki? Kay Janara Luis Maristella Takhardon. Hati, super adik, ang galing mo po, Marte. Oh, thank you so much. Love you too. Ayan. At sabay na kayo dahil nag-celebrate daw siya ng birthday niya. Oh, okay. Kay Louie Tiria. Happy birthday! Hello. Happy birthday, Louie! Yan, I wish you the best. Ayan, wait lang. Enjoy! Ayan, meron dahil. Hello po mga idol. Pabati naman po si... Ayan, ito pala yung may birthday. Ah, ito po siya pala. Oo. Si Ate Janice pala, ayan. Saan po yung ano, handaan? On the way. On the way. Ate Janice, and enjoy your day. Ayan. Yes, God bless po. Ayan, maraming salamat guys. Pero bago't lahat, saan namin kayo pwedeng makita bukod sa Regal Studio Presents? It's now your time to plug your social media accounts and your shows. Sigaw mo na, Yasser. Ayan, sa social media ko po, aking Instagram at it's Yasser Marta and ang aking Facebook page, Yasser Marta. And of course, every Saturday po, Daddy's Girl. And abangan din po nila ako sa Orduha. Ayan po. Yeah. About you, Kate? Okay naman, guys, for more updates, you can follow me on my Instagram, Twitter, and at Valdezkate _ and on Facebook, Kate Valdez. Sa TikTok, at Valdezkate _ din. So, yeah. Ayan. See you. Ayan. So, sabay-sabay tayo manood ng Regal Studio Presents. Hold Up To, I Love You. Ating hashtag for this Sunday, hashtag RSP, Hold Up To, I Love You, dikit-dikit, wala pong hype yung sa taas ng to para ma-count. RSP, I love you. RSP, I love you. Hold Up To, I love you. Ay, nakakalito. I-L-Y. Hold Up To, I-L-Y. Okay. I-L-Y. Yun na lang ating hashtag para hindi ganun kahaba. Hashtag. Lalagay natin. Para ready po ang ating mga ano. Hold Up To, I-L-Y. Ayan. Pero bago ang lahat, maraming salamat Kate and Yasser for being with us today. Maraming salamat sa ating mga Regal Babies at tayo na yung paalam sa ating mga manonood. Sige. Maraming salamat po. Maraming salamat, yes, Kate and Yasser. Thank you. Maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat din po. Regal. Thank you. Dominic, thank you. And Kate. Thank you, Yasser, Kate. Ingat. See you again later. Gab, bumahing ako. Yun na yun. Aching! Hold Up To! Hold Up nga ito! Ang Hold Up, pero na love at first, Hold Up. Dalawang bote nga po ng... Gab, pwede ba tama na? Nag-move on na ako. Ganyan ba dapat ang trato sa bago niyong boardmate? Iiwasan ko na lang siya. Hindi niya pwede malaman yung mga ginawa natin. Regal Studio presents Sunday 4:35 p.m. on G.